Update tayo guys, ito yung mga Peruvian bread natin ngayong August 1st week of August, dito sila na hatch. Ano, mga second week na si mga ano pa lang ito, mga five days pa lang mga sisiw. So limang itim at saka tatlo yung red. So 11 yung egg nya. Walo yung kwan, walo yung nuts. So more or less mga 70% sa lupa lang kasi ito nag itlog na Peruvian natin. So ito yung winning line. So yung ano natin pinaris dito, yung claret na ano, lemon claret na breed natin, so ito yung mga ang rooster nito ng mga kids. Wala na kasi tayong Peruvian na male na nabili na. Ito na lang yung half-breed na ito. Yung inahin natin ay purong Peruvian hen yan. Nagkaroon ng tide nga. Kala ko nga hindi, walang tide yung female kasi itong inahin kasi ano ito, parang nang nakuha ko ito wala namang tide. So paglipas ng isang taon nagkatunubuan na ito ng tahid. So yan, update natin sa ating Peruvian breed. So marami pa rin nagtatanong sa akin nito na line. Natagal ko kasing hindi na ito na breed siya, pinapahinga ko muna kasi maulan. Namatay lang yung mga ano nito, sisiw. So hinintay ko na maging ganito yung panahon. Okay naman. So mayroong tayong nabutera na ano, isang malaki rin na female na dumalaga. So tingnan lang natin kung hanggang saan yung kwan lifespan. So ito na hin ay ano na ito, pa 5 years na ito. Tagal-tagal na ito, nung pandemic time nandito na ito sila eh. So yan. Pero maganda pa rin siyang magpisa. Maganda pa rin siyang magsisiw. Pero yung ano lang, yung isa, yung una niyang napisa na sinundan nito ay naapakan niya lahat doon sa
ginawa natin pugad sa kanya. Kaya hinayaan ko na lang siya sa lupa, mga itlog. Ayaw niya doon sa pugad. So, ito kung asisiyo ay hindi natin pinakain ng mga ano, yung mga booster. Direktang yan ng mga grains, ng concentrate grains yung kanilang kinakain. So, napansin ko kasi na hindi madaling magkasakit yung mga sisyo at matitibay yung mga sisyo na kumakain direkta ng mga grains. Ayan. Pag yan ang pagkain nila. Malalaki sila. So yan lahat ng kinakain nila. Anyway, tingnan nyo ng nanay. Parang dinudurog naman yung grains na pinapakain niya sa kanyang sisyo. So, okay lang. Okay, so ito yung update ng mga ano natin. Hopefully, maraming lalaki dito sa block na nakikita naman natin na mayroong possible na mga male dito ng mga block. Kasi doon sa mga red, yung palatandaan ko kasi dito sa mga magiging male ay yung pakpak, hindi agad tumutubo yung mga pakpak, you know. Palatandaan natin. So, siguro ko sa limang yan, mayroong apat na male sa black. At doon naman sa ano, sa red, siguro ko mga dalawa lang, isa lang yung female dyan. Kasi itong hen na ito, maraming mag-anak ito ng ano, maraming mag-anak ito ng male kaysa female. Yung female ito ay pa isa-isa lang, mostly mga yan yung nakaharap sa kanya na red ay ano yan, male yan. Yung sumisiksik yung female. So, yan. So, tingnan natin sa paglaki nito kung anong magiging resulta ng kanilang mga magagaling beda, matitibay beda. So, papalaki lang natin ito sila na naka-range dito sa paligid ng bahay. Huwag natin sila ikukulong. Parang wild lang sila. Para makita natin yung potentiality ng kanilang paglaki. Born to be wild lang. So hanggang dito lang tayo guys, at saka comment na lang kayo down below sa kung ano yung expectation nyo dito sa mga sisyo na ito. Pero sigurado ko na mapapalaban yung iba dito. Kasi palaging inuubos ang lahi nito ng mga bayan natin.